Labis ang galak ng mga cancer patients mula sa National Children's Hospital na kasama sa mga dumalo sa pagbabalik ng face-to-face Juan Lu and His Puppets concert sa La Verdad Christian College sa Apalit, Pampanga kagabi. Isang gabing punong-puno ng kasiyahan ang handog sa ating mga kabataan, lalong-lalo na sa ating mga kabataan na cancer patients at mga naulila. Iyan ang handog dito sa La Verdad Auditorium, Apalit, Pampanga. Ilan pa sa mga dumalo sa nasabing kasiyahan ay ang mga batang Aita mula sa Sitio Cuadra Tarlac, mga bata mula sa MCGI Home for the Minors, at pati na rin ang mga delegate puppeteers mula sa Vietnam. Ayon kay Juan Lu, parte ito ng selebrasyon para sa National Children's Month ngayong buwan ng Nobyembre at ito rin ang opisyal na pagbabalik ng face-to-face concert. Maraming salamat po sa Diyos at kami po inyong sinuportahan. Alam niyo po, this is in celebration of the National Children's Month. At kami natutuwa dahil maraming mga bata na nasa loob na, tagaabang na. Ito pong show na to ay hinanda namin dahil after the pandemic, this is the first ever puppet show na kanila pong mapapanood. Ang face-to-face din aniya ay mas masaya para sa mga bata. During the pandemic, kami ay gumawa ng mga virtual shows via Zoom, via StreamYard. Bagamat nakikita natin sa screen yung mga bata, iba pa rin talaga pag nasa harap kanila at naririnig mo yung kanilang mga tawanan. Dagdag pa ni Juan Lu, hindi lang ang mga bata ang target niyang mapasaya, kundi pati na rin ang buong pamilya. Masasabi natin na pambata, pero alam nyo, we're hoping na the entire family will enjoy. Ang leksyon naman dito ay lagi kong ibinabahagi sa mga bata na tayong mga Pilipino ay talentado. We're talented. Discover our hidden talents. Kasi kung hindi natin susubukan yung mga iba-ibang bagay, hindi natin malalaman na may talento pala tayo sa ganitong bagay. Kaya keep on doing anything you want. Keep on enjoying whatever you're doing. At may awan Diyos, makikita natin yung ating hidden talent na akala natin hindi natin kaya, yung pala kaya natin dahil sinubukan natin. Nagbigay saya din ng mga special guests katulad ni Joyoy ng Cavite, Jess Box, Makata Tawanan, Bea Sacramento, Joshua Davis aka Yo-Yo Tricker, at kasama rin dito ang mag-ina ni Juan Lu na nagpamangha sa mga tao. Ayon kay Bea, worth it ang pagpunta niya para magpasaya at masilaya ng mga ngiti ng mga bata. Sobrang overwhelmed po ako dahil taga Baguio pa ako, pero talagang dumayo pa ako para lang makapagpasaya ng maraming tao, and super worth it naman. And sobrang saya rin ng puso ko ngayon, tumatalon talaga. Like, nakikita mo talaga yung mga ngiti sa kanila, na tuwang-tuwa sila. Yan. Kaya kami, sobrang worth it para sa amin na makita silang masaya. Samantala, ang ilan sa mga batang nanonood, hindi pa man nagsisimula ang palabas, ay hindi na mapigilang matuwa dahil sa excitement. I feel excited. I feel this adrenaline of excitement, and it's hard to explain. Thank you, Juan Lu, for this show. I'm very excited to see your show. Thank you. Why? Because we go in the puppet show. I enjoy the show. Para naman sa mga kabataan mula sa Home for the Minors, walang katumbas na ligaya ang makapanood ng ganitong concert. Sobrang masaya po! Kasi po nakabahagi po kami sa ganitong event. Sobrang saya po ng kalooban namin. Hindi po maletrahan. Sobrang saya po kasi first time ko po makapanood ng ganitong show po. Maraming salamat po. Kasi sa TV ko lang siya napapanood natin. Ngayon napapanood ko na po siya ngayon. Great opportunity naman pong i-describe ng inang si Shayna Reyes ang pagkakataon na mapanood si Juan Lu kasama ang kanyang anak. It's a great opportunity na makapanood tsaka ma-invite dito. So nag-enjoy kami sa yung anak ko, especially dun sa mga special guests sa kay Juan Lu. Lalo ngayong pandemic pa din, nagbibigay siya ng joy sa mga bata and pag-asa na magiging happy pa rin tayo even though we encounter that pandemic. Thank you for this great opportunity para sa mga bata na magbigay ng joy sa kanila. Ang mga katulad nito ay isang malaking ginhawa at nagsisilbing saglit na kapahingahan para sa mga magulang at pati na rin sa mga bata. Kaya naman sa buwan ng Nobyembre, ating patuloy na ipagdiwang ang National Children's Month. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Alexandra Velarde, humahataw!